Akala ko, ano yung Sandri, yung pala Sundari. Sandari. Sorry, Sandari. Hi guys, welcome to GMono. This is V. This is Khaili. And this is Jory. Hi guys, welcome to GMono, where games, life, and lessons intertwine. Thank you sa lahat ng aming mga listeners sa podcast. At kung kayo ay nanood sa YouTube, maraming salamat. And kung na-follow nyo rin ang aming mga social media accounts sa Facebook, Instagram, Twitter, and sa YouTube na rin, thank you at sana ituloy nyo lang na i-follow kami at makinig na rin. Para, oo, yan. para hindi lang, kasi hindi lang games ang pinapakinggan namin. Nire-relate din namin sa buhay. Ayan. And for today's episode, ay. So, naalala nyo ba? Di ba last time we talk about, yan nga, relationships. So, pinakita, well, I was, na-hot seat ako. Oo. It was my turn to be on the hot seat. Yes. So yun yung na-discuss natin na parang, di ba akalain nyo yun, na-apply natin yung love language sa relationships. Mm-mm. Parang, hindi natin na-expect wow. Yun eh. Medyo mabigat yung topic pala, no? Pero parang yun na na-experience natin. So yun nga, napakita natin na parang, it's possible pala na ma-experience mo yung actual relationships in games in some way. And how they work, how they are. Parang yung mechanics para laro lang. Mechanics! pero, today, we're gonna look at relationships in a different angle. Tama ba, V? Yes. So, Anong klaseng angle yan? Yung couples mismo sa video games. Yeah. Actually, no, we were planning this for the longest time. And we were thinking, kailang namin to pwedeng i-discuss. And I think it's about time we do it. Kasi alam ni Jory yan, medyo may mga video game couples na I'm really in love with. May mga favorite diba, couples ako. Kung baga parang kung sa anime, sa manga, meron tayo mga ships. Oo. Yes. Kahit din sa mga novels na binabasa natin or sa mga teleserye. Pero talagang mga... Yes. Meron talagang mga couples na nililook. Parang kayo hindi ah. Ha? For sure yung mga mothers na nanonood niyan. Don't kayo mag-deny for sure. So ngayon, we're gonna look at... Ano nga ba yung The video game couples. Well, my favorite video game couples. Well, at least sa first part. sa unang portion discussion. Yeah. So actually, I'm planning to discuss two of my favorite couples. And then, sort of trio. Wow. Threesome. Sa mga mas nabito na term na yun. And the latter part. Jesus ko, parang medyo... Kasi, sige. Parang mali ah. Love triangle. Diba? Mas better pakinggan kesa sa threesome. So, doon tayo sa politically correct. Yeah. So, unahin natin. Gusto kong unahin yung mga favorite couples ko na talagang, yung love story nila is like, mapaganon ako palagi. Sige, parang magamit ang sample. Anong laro kaya galing yan? Sige nga. Okay, the first one. Introduce first mo na. One, first one, alam niyo to, favorite game ko na sinabi ko pa way back before, walang keme-keme, bibili ako ng game na yan. Doon sila galing. Walaan niyo, saan? Dynasty Warriors. Very good, Khaili. Yeah. Actually, sila? May one star. Actually kasi yung couple na to lumabas lang siya. Kasi if I remember it right, I started playing by Dynasty Warriors 5. But this couple only came out around Dynasty Warriors 7. Kasi every time na may bagong iteration, there are new characters na inintroduce nila. And this couple, bigla ko na in love sa kanilang dalawa kasi favorite ko yung girl. Favorite character ko yung girl. And then yung guy na gustuhan ko rin siya kasi hindi naman. Nakarelate ako sa kanya in a manner of yung parang attitude niya, everything. So, de-describe natin sila. So, yung pangalan, so sila si Sima Zhao and si Wang Yuanji. Research nyo, guys, para makita nyo. And actually, si Wang Yuanji, the first time I saw her, yung design niya, I fell in love with how she looks. Like, wow.
Si Xiao naman. Kasya talaga. Si Xiao naman, kaya ako siya nagustuhan kasi the personality naman. So in relation dun sa ano ni Jory before. So when you see them together, parang ang kulit ng dynamics nila. Unfortunately, I wasn't able to play yung introductory game nila, which is Dynasty Warriors 7 ba yun? 7. Mm-hmm. But I was able to play them in depth in Warriors Orochi 3 and in Dynasty Warriors 8. Doon ko mas nakita yung development nila and medyo na in love ako dun sa nila sa mechanics ng relationship nila. Mm-hmm. Sila yung kasi ganito no, si Xiao, he has this personality, ano siya, parang let's say na siya yung anak ng parang isa sa mga political leaders nung group nila. And then he has a brother. Yung brother, older brother niya is the more serious one. Siya yung mas capable naman sila both eh, but the brother is the more capable one. Mas seryoso sa buhay. Siya, capable, but he's freaking laid back. Like, I don't want to bother. Ganon siya. Ganon klase siyang lalaki. I don't want to bother with anything. Ganon din ba pero kung, ikaw? Kung kailan ako, oo, ganon ako eh. Parang if I, pero if I'm forced into it, sige, gagawin ko. Ikaw o kaya ko. Mo? Eh? Hindi, ako. Ganon din ako eh. Ganon din ako eh. Oh. Si Xiao, I'm really like Xiao din. Kaya ako nakarelate agad sa akin. I have this ugali na ayoko ng bothersome. And that's his keyword. Bothersome and bother. What a bother. Ganon yung ugali niya. Then, kasal siya dito kay Yuanji, which is a very no-nonsense girl. Very matalino siya kasi ano din siya, anak siya ng isang parang minister. So, a minister yung parang ano nila, parang mga secretary, tama ba? Parang mga secretary of whatever nung time na yun sa history setting nila. And she's ano naman siya, very assertive, matalino. And siya yung bane ni Xiao kasi si Yuanji, siya naman, nagpo-push kay Xiao na kumilos. Sa bawat what a bother ni Xiao, si Yuanji yung kumilos ka. Mm-mm. I expect more from you. Parang siya yung ganon. What I love about the dynamics is they don't really bicker a lot. What I like, ganito ba, hindi sila nagbibicker, walang nagreklamo, pero hindi siya yung reklamo na parang ayoko na sa kanya. It's a reklamo in an endearing way. Na si ano yun, parang palaging hinihintay si Xiao, parang feeling ko pag napalagi interaction nila, nagita interaction nilang mag-asawa, parang nag-ano lang siya, nag-react lang siya dahil sa, ayun, naghihintay lang siya ng push mula kay Yuanji. Ganun. Si Yuanji naman, parang ito naman siya yung parang, sige. Sige. Ganun ba din sa game, parang pinakita paano sila naging get together, parang yung pinakita ba sa story yung dynamics para sila kinasal? Naging mag-on? Hindi. Unfortunately, most of the time sa Dynasty Warriors, they don't really show yung yung like how they got developed. But the thing is, historically, no, ganun naman talaga. I mean, it's ancient. The setting was Three Kingdoms era of China and it's really reflective of history. Kahit naman sa atin ganun historically, 'di ba? Like the women are like that engaged, betrothed by the parents, 'di ba? So it's really reflective of that. But so para arranged na siya. Yeah, arranged sila. But the thing is, what I appreciate with that is kahit mukhang arranged naman talaga yung marriage nila, but it seemed that they really care for each other. Kasi ang pansin ko sa interaction nila, lalo na sa Wars Orochi 3, may portion doon na let's say, kasi anong nangyari is time travel shuvalu. Time travel shoots nits. What happened is si Xiao yung isang mga last survivor. Nag-time travel sila para iligtas yung mga kakampi nila. And then si Yuan, sa storyline na yon, si Yuanji na stuck doon sa area na yon. Ang mission nila is rescue si Yuanji. So, nakatawa yung kasi talaga yung ngiti niya. Kasi napaka-sundry na mukha ni Yuanji, promise. Research nyo. Ang pag nahanap niya ng pictures niya, wallpaper, sobrang sundry na mukha niya. Cold, very cold, ice queen, kumbaga. Pero nung nakita niya si Xiao, napangiti siya slight, biglang, na-late ka, parang gano'n.
Gito ang dynamics nila, as in. Tapos, alam nila, kasi sa sobrang kabisado naman ni Yuanji, si Zhao, alam niya paano ipupush yung asawa niya at kailan hindi. Kasi doon naman sa actual storyline naman ng Dynasty Warriors 8, she's really with Zhao, true and true, kahit reluctant siya. Nakakatawa kasi, di ba, ang sinabi ko dynamics nila is, she pushes Zhao. Si Zhao, nung dumating siya sa point na parang he's reluctant on taking leadership after mamatay ng brother niya, hindi siya pinupush ni Yuanji. Oh. She's actually trying to help him sort out yung feeling niya na, am I capable ba? Parang ganun, yung parang yung duda niya, hinahelp niya, instead na ipush niya na, hindi, take mo yung leadership. Hindi niya ginawang ganun. She takes care of business parang for him. Parang she knows naman when to know. Parang alam niya kung kailan. Yun nga, as you said, alam niya kung kailan. Hindi push, alam niya kung kailan lang. Oo. Tulungan lang siya, kahit kumaga. Exactly. Yun yung nakatuwa dun sa ano nila, sa dynamics nila talaga. Like, kaya yung favorite couple ko sa Dynasty Warriors. Kasi wala masyadong ships. Meron mga ships sa Dynasty Warriors. Pero their ship is like, for me, it's the cute. Ang cute ng ship nila. Kasi talaga, less, more than the bias, it's like, I saw this kind of parang yin and yang relationship nila. Uh-oh. Na he's the yin to her yang. Na talagang, it really reflects the opposites attract. And parang gano'n naman talaga in real life, diba? Parang, oo, diba? Ay, talaga ba? Hindi. Diba kasi, ang difference nila talaga is that you can see the maturity in the relationship na kahit gano'n yung ugali ng lalaki, siya, alam niya, diba, alam ni Wanji, when to do her stuff para mag-push si Zhao. Si Zhao naman, alam niya kung kailan siya na hindi susunod at kailan siya dapat sumunod. Even if he says he's reluctant, even if it's a bothersome moment, gagawin pa rin niya yan kasi alam niya yun yung tama. Ganon siya eh. So that's why it's so cute yung ano nila, yung ano, dynamics nila. Kasi talagang it shows that kind of ano, a tsundere girl can be very caring. And this like super laid back, this super laid back guy can be like, ano, responsible. He's very responsible naman pala. It's just that ayaw niya lang pakita kasi ano, ayaw niya lang pakita kasi nga parang he doesn't want the burden to be on him. And I think Yuanji became that support system for him. Na kaya niya kinakaya kasi he knows how to deal with his ano, yung parang shit-snits niya. Katamaran. Yeah. More than the katamaran eh. More than the katamaran is that Yuanji knows how to push his buttons and when not to push his buttons. Mm-mm. And paano siya susuportahan appropriately. Mm-mm. Ako yun, yun na nakita kong dynamics na. It's like, ang cute-cute nila. Nakita ko sila. Ito naman may kikita yung ano, yung parang it's important talaga na alam mo yung quirks ng partner mo in real life. Totoo, totoo. That's how it shows. Pero yun yung, alam ko makakulit dito si Khaili eh. Kasi siya na yung, grabe. Hindi rin. Kasi kahit mga mag-jowa, pwede yan eh. Applicable din yan. Oo, yeah. Huwag ka nga! Kasi, babato mo sa akin eh. Bato ko kaya sa'yo. Correct. Pero, yun nga. Yun yung, ano, that's the dynamic I really like about the two. It's they're really supportive in their own way. They did not, ano, ito yung maganda eh. They did not sacrifice who they are. Uh-oh. Yun yung gusto ko dun sa dynamics nila. Si Yuanji, she's still that cold ice queen na tsundere. But, you know, sweet pa rin siya sa kanya. If akala ko, ano yung tsundere? Yung pala tsundere. Tsundere. Sorry, tsundere. Ano ba? Tsundere? Tsundere ang alam ko eh. Tsundere alam ko rin eh. Tapos, si Zhao naman yung si sun dries ata inisip mo. si Zhao naman yung guy na parang tamad ako, pero for you, sige, gagawin ko siya. Pag ikaw nagsabi, I'll do it. Mm-mm. Oh, sweet, no? Sana all. Oh, sana all talaga. Kaya, kita mo, ikaw ang mas malakas ang hugot, eh. Ay! Halata, diba? Ay, sana all. Although, honestly, yung personality ni Zhao talaga yung one reason why I identify so much with him. Kasi nga, ganun din ako. I don't like get bother some situations. Ayoko mag-bother. Kasi I don't like people giving me responsibilities na ayoko. Gusto ko ako yung mag-take. Ayoko yung iaatas mo sa handle po kaya nakikita mo. That's how Zhao is. And kaya siguro that yung Yuanji, nasabi mo nga, diba, na parang hindi niya pinilit na mag-take lead si Zhao. Mm-mm. Yeah. But alam niya yun. Yeah, but
you know, she was there. Shivanji was there na hindi niya pinipilit. Actually, dun sa storyline ng Dynasty Wars 8, his advisor was the one pushing him. Hindi si Yuanji. Diba? So, that shows the that shows how responsible Yuanji is with Zhao na she's letting him figure out this struggle. Uh-oh. Na hindi niya pinupush wrongly. Na hindi ako yung tama. Sige nga, sample. Paano ginaid ni Yuanji si Zhao? Like, ano yung... Kasi diba parang may guide kasi na parang medyo inilead ka pa rin in a certain type of decision. Ano siya? Very upfront si Yuanji as I see it. Kasi like, if she wants Zhao to do something, she really tells him. Alam niya. Kasi alam naman niya yung... Franka, they're really frank with each other naman. Kasi Zhao naman, madalas iwas. Kasi nga, naku, parang ganun niya, parang naku, nandiyan na siya, patay ako. Parang ganun palagi. Ganun yung palagi niyang reaction eh. In Tagalog, parang ganun yung ano niya, reaction niya palagi. Shucks, so dyan na siya, parating na naku. Parang ganun eh. Pero pag magkahiwalay sila... Naku, may huntos na naman siya, ganun. Oo, parang ganun. But nakakatuwa sila is there was a sequence na like, magkahiwalay sila, but alam mo si Zhao, ginaganan. Hindi eh. Alam ni Zhao yan, ganyan-ganyan. So parang sobrang tiwala siya kay Zhao na even without her presence, gagawin niya yung tama. And that shows the trust between the two. Oo nga. Si Zhao naman, tiwala siya na hindi, gagawin ko, gagaya mong gawin yung trabaho mo for me. So because I leave you with my friends. Which is yung totoo doon. Yeah, so it's really, you know, a cute sea type of couple. Kasi doon sa Dynasty Wars kasi, ang raming ships, but I think yung mga ships nila not as sweet as them. Kasi sweetness kasi nila is... Ka, eh. Kasi ang weird ng... Hindi, halos natin kasi arranged, but their sweetness is really something I don't know, relatable for... I don't know, for me just like relatable kasi... Pero, like, bigyan mo naman kami ng scenario, specific scenario na parang ano yung interaction ni Yuanji tsaka ni Zhao at that moment na ginaguide niya lang si ano. May masasabi ka bang specific? Kasi parang may times sa parang may... Ay, tenga, tatandaan ko. Rami kasi minsan ano na yan eh, nangyayari. Paano ba? Kasi like yung sa ano, sa natatandaan ko, may time na may mga interaction sila, voice lines, no? Sa mga, sa, I think Wars Orochi din ato or sa Dynasty Wars 8. May voice lines sila off game, so off ng ano, main game. Parang so sa parang gallery, sa mga, walang may kita. Sa interactions. Pag may interaction sila na parang lines sa parang, ano, sasabi, ah, andyan na si, yun sasabi kanina parang, I'm gonna teach you a lesson. Parang ganon. Para umayos ka. Parang ganon sila. So, palaging may ganun sila. Oo, sermon. Nakatawa kasi, alam mong, from the air interaction, parang, masermon si Yuanji. Pero, kahit naiinis si Zhao, they still have that respect. Oo. Ganun siya, parang ina-accept na lang yun, ako, nandiyan na naman siya. Okay, sige. Anong papagawa mo? Parang ganun sila. Ang sweet naman. Pero may question ako. May ganyang situation ka na rin bang nakita in real life? Siguro sa friend, not necessarily na mag-asawa, so mag-jowa, ganun. Sa pagiging third wheel ko for the longest time. Normally, hindi siya observable. Uh-oh. Pero I think I have a certain friend na I think ganun sila. Very, hindi naman sa laid back yung lalaki, pero like he's really, ano, he's really mabait naman siya. Mm-hmm. Tapos yung girl naman very very sino yung friend mo dyan? Yung guy o yung girl? Both actually. Ano? So both kumbargada sila actually. And there were times sa parang ano yung iba feeling na hindi mag-work I think ah. Pero ako nung nakita ko sila parang hindi meant sila kasi kahit anong away nila, kahit anong argument. Mm-hmm. Na it was just arising out of misunderstanding. Mm. Kasi pag pinagsabihan naman ni girl si guy, nakikinig. So si guy naman, na-explain naman niya maigi yung side niya na hindi, wala naman akong ano dyan. Kahit napaka-laid back niya. Hindi siya na, ano, hindi siya nababother dun sa girl na pag sinasermonan siya. Oo. Kahit pagsabihan siya parang mag-react lang siya na, uy! Di naman ako ganyan. Pero, ano, hindi siya kumakontra na super kontra. I think that's the closest I have na nakita ko. Kasi majority is, ano eh,
nakita ko is medyo extreme. Either the guy or the girl lang yung ano, tapos medyo baliw yung isa, ganun. So, nasa baliw. Ikaw, Kaylee. Ha? Ikaw, Kaylee, may ganun ka rin ba? Nakilala? So far, parang ang hirap na ano. Parang ang hirap sagutin. Parang ano, hindi mo ma-gauge if it's so, nga eh, yun nga eh. Yun nga, kagaya na sabi ano, mo, hindi siya observable. Hindi siya mahirap. Instant na nakikita mo agad. Parang yeah, it will take some alas, time para... it will take some time para ma-observe mo yung couple na may ganong element sila. Or may ganong yes, sync or tandem sila. Oh, exactly. Totoo. Tama. So ganun siya ka ano, it's pa kaya parang cute nung ano nila kasi I did sa anime you can see na madalas siyang makita pero I don't think I have seen that much in terms of the video game kasi yung relationship nila, the way their dynamics are, sina Zhao sa si YG, very unique for me kasi there's this guy na laid back na kahit magreklamo, hindi siya sumusuway. Anong masabihin ni girl? Oh, yun ang naipapansin ko sa kanila. Go pa rin siya. And si girl naman, kahit anong sundere niya, ice queen niya. She's like, pag nakita niya yung guy niya, parang ganun siya. Pero hindi niya papakita in ano. And she trusts him enough na, I know you can make the right decision. Uh-oh. Kahit hindi kita i-guide. Kahit hindi kita i-push. Uh-oh. She's just that loyal to him. Ganun siya. Oh, ang ang cute na pa. Nila. Ang cute nga may eh. May mas sweet pa dyan yung next week ko. Sige nga, introduce mo this na. This is a lesser known game but this is one of my absolute favorites. This is from the game called Shadow Hearts. Research nyo siya. This is actually a three games siya. Pero yung sa PS1, games, diba? No, PS2. This game, dalawa siya. Dalawang part. I mean, two games yung directly related, even though three. So, mag-continue yung story nila by the second game. So, this is the story of Yuri and Alice. Yan. So, paano sila nagkakilala? So, Alice is actually a sort of priestess na medyo may high potential. May power siya, basically. Alam mo na, common video game cliche, the strong ones are the most fragile ones, di ba? Yung mga ano, mababait, di ba? And then, hinahabol siya ng isang evil entity. It just so happens na yung train na gamit na pinagka-transport niya ni Alice nung siya ay tumatakas was attacked and si Yuri came across that train at niligtas siya. Si Yuri, siya naman, he has powers, what you call parang ano ba? Yung kung explain yung game mechanics, basically parang ano siya, may power siya that he can absorb souls around him. And too much absorption can lead him to a bit of insanity. Kasi kakaiba yung powers niya eh. Parang ano, malakas siya, almost godlike levels, but the thing is in excess nawawala siya ng control. Kumbaga nawawala yung utak niya. So I take it na si Alice yung parang balancer niya din. Kasi priestess eh. Yeah. So what happened is like basically no, damsel in distress yung first parts ng story nila. Na si Alice dahil hinahabol ng mga evil entities for her power para magamit yung power niya to summon an alternate being. Yuri being Yuri, medyo hitik-hutok-hitok it upon himself na iligtas si Alice. Mm-hmm. But it didn't really come across, pag sa unang portions, it won't really come across as na may love story sila. But on the latter half of the first game, doon nakita na na may caring. I think si Alice sa unang na-develop for me. Ah. Kasi what happened is Yuri went out of control. Nung first half, what happened is he sacrificed himself para maligtas yung grupo nila. Alice included. Kasi yung nasama na being, siya lang pwede mag-contain through his power. So what happened is he got low. Naging rabid, feral siya after some years. Nahanap siya ni Alice. And si Alice ang nakapagligtas sa kanya to get him back to his senses. Mm-hmm. But that came at a cost. Ano? Buhay niya. There is a certain power, there's a certain entity na nakipag-deal kay Alice na sige, tutulungan kitang mabalik si Yuri. But I'll get your life soon. Saan namatay si Alice?
So yeah, oh, during the course of the first game, syempre buhay si Alice, 'di ba? So namatay siya. Ang meron siyang ano eh, merong timing tinatawag na good and bad ending. But the canon ending is namatay si Alice during a train ride nung pabalik sila ni Yuri sa whatever. Actually, yung setting nila is real earth, like real countries, real places. May fictional portion lang, but I think pabalik sila ata sa Europe at the time nung nag-train ride sila. So namatay siya sa tabi ni Yuri nung first game and at the end of the first game sa train ride. So it was kind of heartbreaking kasi yung relationship medyo kasi hindi pa actually kasi yung relationship nila nung first game hindi pa ganun really kahalata mo na hindi lang yun eh, really merong talagang there's really care for each other, lalo na nung nag-decide si Alice na i-sacrifice sarili niya. Mm-mm. She didn't think twice, actually. Ang masaklap doon, kinisinekreto niya kay Yuri yun. Yuri only found out until the end. Yung namatay na. Yeah, mamamatay na may ganun palang deal para mabuhay siya. Ganun yung nangyari. So, what's the heartbreaking part ng story? So, namatay siya, diba? So, part 2, Yuri is back. But, due to certain incidences, he was kind of cursed na. Yung power niya, di ba, malakas, di ba? So, it can spiral out of control. What happened is something cursed him, isang gamit na sa, isang plot device na lang, that kind of affected his power. Sayang naman yung sacrifice ni Alice. mas naging problematic na yung power niya. Parang it can cost him his life. Parang ganun. So, what happened, parang yung power hindi niya ma-access na maayos. He had to restart. Parang ganun. Kailangan niyang balikan ulit yung powers niya para ma-reactivate. So what kasi happened lahat is, naman talaga ng game, kailangan mag-start sa level 1 ulit. Yeah. What happened is, para magkaroon kayo ng context, is that in the world of Shadow Hearts, meron silang pinag-aawayan at mga libro. Mga libro. Kabisado kaya na yung mga libro na yan. Yung one book of them, what they call the Emigre Manuscript, is the book that can bring back the dead to life. So, syempre si Alice yung gusto niya mabalik. What happened is, emigre is always a failure. Hindi na perfect ang pag-bring back to life ng emigre. It's always a side effect. Always palpak. Zombie, ganun. Parang ganun. So, yung ang problem kasi is, si Yuri, nung time ng part 2, there's another love interest. Medyo may hindi na si Alice. Yeah, pero actually, hindi naman siya interested. Yung si girl, si Karen, ang name ng girl, siya naman medyo interested kay Yuri. But Yuri doesn't really reciprocate that much. Hindi siya nag-reciprocate. Parang si Alice lang yung medyo. Although, it might look like na he reciprocates, but he doesn't really. Parang lang siya. Parang mababaw masyado. Natuto lang kasi si Yuri maging caring through Alice from part 1. Kasi kung nakita mo yung character development ni Yuri ng part 1, he's really stoic. Until he met Alice. Doon siya naging caring. Doon siya naging caring sa kanila. So what happened nung nung part na yun is they tried to revive. By the end of the game, they tried to revive Alice kasi akala nila nakuha na nila yung tamang recipe. Tapos? But unfortunately, there's one recipe that one part ng formula na hindi kaya, which is the soul must be willing to go back. Eh, willing ba to go back nga? Ayaw. Bumalik ni Alice. Gusto niya mag-move on na si Yuri. Aha! Anong tawag kasi, sa ganong klaseng tao? Anong tawag doon? Yung mapag-defless. Gusto niya mag-move on si Yuri from her. Kasi parang ang intindi ko ng sequence na is but parang I'm holding you back too much. Your love, parang ganun na, your love for me is holding you back too much. Kung iisipin mo na naman kasi, parang nag-focus kasi yung part 2 to bring him back Alice again parang hindi siya naging productive. Not even bringing her back parang naging offshoot na lang siya kasi na-figure out nila na, uy, pwede natin i-revive and he was really excited about the idea. But, at the end of the day, when they tried, ayaw bumalik ng kaluluwa niya. And which is sad, parang ang sad niya lang na parang yung first time namin nakita siya umiyak sa sequence, parang
yung iyak niya parang bata. So, alam mo yun, nakaka... Eh, siguro hindi niya kasi matanggap. Kasi parang... Oh. He's trying his best na parang to live and then try to find a way to get her back. And ito na yung pag-asa niya. Hindi bumig, hindi binigay. Ni-reject pa. But I think... Pero, sa, teka lang. Pero sa, ano, pero sa ending niya ng part 2, mm-hmm. There was, ano siya, may bad and good ending din. I don't know which one is canon. But, yung isang good ending is that, nung sinacrifice ni Yuri sarili niya para makaligtas lahat ng mga kasamahan niya. Mm. And then, she, he got reunited with Alice in the soul world. Yung bad. Ah, so namatay yung na bad, rin siya? Yeah. Yung bad ending is he was just left alone doon. To his own, left to his own devices. Mm-hmm. Yung so parang good ending, I think, was a consolation na I think from her end na ready ka nang mag-move on na ready ka nang mag-move on. Halika na. Sama ka na sa akin. Parang ganun. Mm-hmm. I don't know, parang ano, sobrang touchy nung ano nila. Ano, kasi diba parang like na-focus na sabi mo nga sa amin before yung kailas Zhao. Ciao. Parang ginagustuhan mo sa kanila is yung dynamics ng relationship nila. So, what, kasi nagbigay ka ng story. So, what about their story that got you into them? I think that speaks, I think it's the, ano, it's the, yung story nila mismo, what happened. Kasi I lived the game eh, yung first and second part. It's that, yung the sacrifice that they both made for each other. Mm-mm. Diba? So parang ang selfless. Napaka-selfless nung ginawa nila. And si Alice kasi ilang sacrifice sa sarili niya sa first part para maligtas si Yuri. Oo. She really She did not think twice to do it. Si Yuri naman the moment na magkaroon ng chance na shucks, we can revive her. Let's do it. Mm-mm. He really did his best. Kaya parang alam mo yun, and kahit may nag-a-advance ng babae sa kanya, talaga he's really loyal. He really is really loyal to Alice. Hindi niya makalimutan. Sana all din ba yan? Parang ganun siya. He even went to a point na parang ano, meron siyang keepsake ng mom niya. Yun, binigay niya kay Alice kasi before. Tapos namatay, binalik niya lang sa grave ng nanay niya. Ay binalik niya doon sa ay parang nilagay niya sa grave ni Alice. Mm-mm. Sa pinaglibingan niya. Iniwan niya doon kay Karin yung cross for safekeeping. Kasi alam niya parang end na yung time niya. And I think that was the time he really na parang na-accept na niya he has to move on na from her. Kasi nga patay na. Mm-mm. Pero yun nga yung parang ang tagal ng process niya, years nung namatay siya and then hindi pa rin siya pala siya naka-move on for what? 5-3 years, I guess. Mahirap naman talaga. Kasi ano eh, parang ramdam mo kasi story na pag napanood mo, nalaro mo siya, na ano mo siya. Ramdam mo yung ano nila, kay text lang yung ano, yung game, yung basa mo. Ramdam mo yung ano nila, yung... Na, ano, parang Final Fantasy, di ba? Sobrang heart-wrenching. But not as hard. Ako kasi na heart-wrenching ako dito kasi ano sila, talagang yung one showed true loyalty, one showed selflessness. Oo. Actually, nung, parang both na rin eh. Diba? Mm-hmm. So, pagdating ng ending, nung canon ending nung one nga, parang, hindi ko matanggap. Yeah. Oh my God. Why? Pero, you know what? Ganun. Ang magandang takeaway dito, kasi na-highlight nga ni Nivi yung loyalty tsaka yung selflessness. Mm-hmm. I think that's one of the important things that you must have sa relationship niyo. Tama ba? Kasi, pwede ka naman na kasi katulad nun, si Yuri, may Karin na eh. Eh, kung talagang gusto niya makamove on, makalimutan na si Alice, he could have jumped the gun and parang, may nagkahabal naman sa akin, di ba? Yeah, but he didn't. He did was not. So loyal to Alice. Kasi, naniniwala ko dun sa pinagdaanan kasi din nila. Oo. They really had something shared with each other. It's just so happened na, alam mo yun, nauna sa grave si Alice. Although, mm-hmm. at that point, Yuri was supposed to be the one na kukuhanin. Uh-oh. Yung kay Alice naman, I have to say, parang ang admirable. Kasi parang... Oo, totoo. Medyo biblical lang siya. Pero sabi nga, sa parang may Bible verse na sinabi na, parang husbands should love their wives as Christ loved the church and gave himself for it. At that
sentence kasi, parang yun yung sacrificial love, na parang selfless love, na parang handa mo ibigay yung buhay mo sa asawa mo. And I think that's something that both of the couple must have. And that's actually very admirable. Yung parang magandang example siya kung ibibigay mo sa ibang tao yung mga turo about relationships and love. Yeah. And ironically, Alice is a sort of parang priestess ng Vatican. Kasi real world siya, di ba? So she was protected by the Vatican and her weapon of choice is a book. Siyempre, malamang baka Bible. Isa yun sa mga weapons niya for some reason. Which is ironic. Pero yun nga, di ba? Parang ang talagang nailove ako the story nila. I cannot forget yung mukha ni Yuri sa ni Alice nung reunion nila, nung nire-revive nila. Kasi talagang they thought na successful na, but she suddenly said na ganun, di siya tumuloy. Talagang heartbroken si Yuri doon. I think Karin at to some degree was also heartbroken kasi she knows na wala lang yung pinapakita ni Yuri. It was really Alice. It was always and has always been Alice. Parang umasin siya. Pero all this time, cheating ako. Yeah. It's just sad. But akala at the end of the day, when I was playing it, Yuri never tried to advance to Karin. Mabait na lang siya talaga. Parang, because Alice changed his viewpoint. Ganon siya. Ang galing naman. Parang naging dalawang side ng sacrifices ang nakita ko. Kasi yung isa, selfless love na, kagaya nun, yung ginawa ni Alice na... Literal na binigay niya yung buhay niya, di ba? Tapos yung isang sacrifice naman, yung parang... syempre, iba yung kind ng sacrifice ni Yuri. Kasi ang binigay niya, yung time and effort niya. Tapos, iba pa yung sacrifice ni binigay ni other one. Ano pala niya? Si Karin. Other woman. Iba pa yung sacrifice na binigay niya. Hindi pala dalawang sacrifice, tatlong sacrifices. Kasi hindi niya, parang mukha namang hindi niya gaano. One-sided love, kumbaga. One-sided. Oo, but hindi niya gaano masyadong pinush yung guy. Hindi. Kasi ano siya, parang alam din niya deep inside. Kasi wala rin, hindi mas walang bukang bibig, pero naramdaman niya rin kasi it has always been Alice. But bigyan ko kayo ng konting tea sa ending ng 2, Shadow Hearts 2. Actually, nung sinacrifice ni Yuri sarili niya, they were actually sent to different points in time. Kasi ang parang condition is kung saan sila magiging happy, yung mga teammates niya. And apparently, Karin was sent to a time where kinesal siya kay Yuri. Hindi. She was sent to a time na yung dad ni Yuri is single. Yung tatay yung kaluha, OMG! And, lo and behold, ang theory namin is she's actually his mother. Nag-time loop lang lahat. She was always destined to be his mother. Kaya siya rin. Diba? Mukhang bitin pa ang kwentuhan na. Hintay tayo next time. May part 2 pa to. Here in GMono, where games, life, and lessons intertwine. See you sa part 2. Bye guys!